The Philippines Showbiz List presents 80's female Regal babies. Where are they now? Sinabi ni Alma Moreno na siya ang kauna-unahang Regal baby at siya ang unang contract star ng film company ni Mother Lily Monteverde, kung saan ang naging launching movie niya sa Regal Films ay ang Walang Karanasan noong 1976. Ang revelasyon ni Alma ang patunay na siya ang kauna-unahang pinagsuot ni Mother Lily ng Magic Camison, na ipinasuot din ito kay Dina Bonnevie nang ilunsad ito sa 14 noong 1980. Ang Magic Camison ang itinuturing ni Mother Lily na lucky charm niya kaya blockbuster ang mga pelikulang kanyang ginawa noon. Marami pang nagawang pelikula si Alma sa bakuran ng Regal gaya ng Paraisong Parisukat, Nimfa, Abandonada at City After Dark. Mula sa pag-aartista ay sinabak din ni Alma ang mundo ng politika. Ngunit mas pinagtuunan muli ng pansin ang karera sa showbiz at hindi may pagkakailang patuloy ang pag-aarangkada nito. Katunayan, mas visible at busy siya ngayon sa showbiz kumpara sa kanyang mga anak na sina Mark Anthony Fernandez, Vandolph Quezon at Winwin Marquez. Isa sa pinakabago niyang proyekto ay ang TV5 sitcom na Calle Queens. Taong 1983 nang ilunsad si Christine Garcia ng Regal Films sa sexy movie na Exploitation. Nakilala din si Christine bilang nobya noon ng namayapang matinee idol na si Joel Alano. Ngunit hindi tulad ng ibang Regal babies na nanatili sa showbiz, ay pinili ni Christine na mamuhay ng malayo rito. Muling umingay ang pangalan ni Christine noong 2019 nang maisa publiko ang pagkakaroon niya ng anak sa businessman na si Charlie Atong Ang. Sa isang ulat na ibahagi ni Christine na pinapahalagahan niya ang pribado niyang buhay noon, kaya nanatili siyang tahimik. Nasa kanyang teenage years umano nang makarelasyon niya si Atong, kung saan ay isinilang niya ang anak nila noong 1988. Inihayag din ni Christine, masaya siyang naninirahan ngayon sa ibang bansa kasama ang kanyang anak at asawa na Anya, kanyang childhood sweetheart. Kung may isa mang pangalan ng original Regal baby na talagang hindi makakalimutan ng karamihan, ito ay walang iba kundi ang veteran actress na si Dina Bonnevie. Taong 1980 nang ilunsad siya sa Regal movies na Temptation Island, 14 at Underage. At magmula nga noon ay hindi na nga nawala pa sa sirkulo ng showbiz si Dina, kung saan ay naging bukas na aklat ang kanyang buhay sa publiko. Si Danny Cat, ang kapatid nitong si Oyo Soto, ay mga anak ni Dina sa kanyang unang asawa na si Vic Soto. Sa kasalukuyan ay happily married siya kay Ilocos Sur Representative Diogracias Victor D.V. Savillano. At ayon niya kay Dina, may basbas na kanyang asawa ang pagiging aktibo niya sa entertainment industry dahil isa ito sa mga napagkasunduan nila bago sila napakasal noong 2012. Sinimula ni Sheryl Cruz ang kanyang karera bilang child star at nung mag-teenager ay naging bahagi ng Regal Films, kung saan ay inilunsad ang grupong triplets kasama sina Manilyn Reynes at Christina Paner. Sa kanilang tatlo, si Sheryl ang nakilala bilang Princess of Philippine Cinema. Magmula nga noon ay nagkasunod-sunod na ang proyektong nilabasan niya. Naging contract star din siya ng Seiko Films, kung saan ay kinakiligan ang tambalan nila noon ni Romnick Sarmenta. Nang ikasal si Sheryl kay Norman Bustos, ay panandali ang iniwan niya ang showbiz upang mag-concentrate sa pagiging asawa at ina sa kanilang nag-iisang anak. Ngunit nauwi rin sa hiwalayan ito at napawalang bisa ang kanilang kasal noong 2008. Biguman sa buhay pag-ibig, ay pinagtutuunan naman ng pansin ni Sheryl ang kanyang karera sa showbiz sa bakuran ng GMA. Ang dating Flor de Luna child star na si Janice de Belen ay kabilang din sa inilunsad na Regal Baby ng Regal Films. Ilang pelikula ang kanyang ginawa sa ilalim nito tulad ng Tiyanak at Babaeng Hampas Lupa. Katunayan, sa kasagsagan ng pamamayagpag ng karera niya noon, ay pansamantala siyang nawala sa limelight nang mabunti siya sa edad na 18. Sa kanyang screen partner noon na si Aga Mulak, nakahanap naman muli siya ng bagong pag-ibig sa katauhan ng aktor na si John Estrada at nagbunga ang kanilang pagsasamang mag-asawa ng apat na anak. Ganun pa man, muli rin itong nauwi sa hiwalayan. Kung karera naman ang pag-uusapan, ay patuloy naman na pinapatunayan ni Janice ang kanyang galing bilang aktres at isa nga sa aabangang proyekto niya ngayon ay ang kapamilya serye na Dirty Linen.
Lingid sa kaalaman ng bagong henerasyon ngayon, isa ang aktres na si Arlene Mulak sa naging Regal baby din noon. Kung babalikan ang kanyang mga throwback photos, nakakamangha ang mistisa nitong ganda. Isa sa proyektong ginawa niya sa Regal Films ay ang 1986 movie na When I Fall in Love, kasama sina Nadia Montenegro, William Martinez at iba pang Regal babies. Kahit na lumagay sa tahimik sa piling na kanyang mister na si Warren Dandoy at dalawang anak ay patuloy pa rin napapanood sa telebisyon at maging sa pelikula si Arlene. Ang singer-actress na si Tina Paner naman ay naging bahagi din ng Regal Films kung saan ay napanood siya sa TV shows na Musmus Pa Si Boss, Ora Encantada at One Ball High. Ngunit higit siyang nakilala nang mapasama siya sa grupong The Triplets kasama sina Manilyn Reyes at Sheryl Cruz, nakabilang din sa Dad's Entertainment Show. Noong 1989, nagkaroon siya ng dalawang launching movie sa Regal Films. Ito ay ang Tamis ng Unang Halik at Huwag Kang Hahalik sa Diablo. Naging maganda ang takbo ng singing at acting career ni Tina. Pero taong 2003, nang iwan niya ang kanyang karera at nanirahan sa Barcelona kasama ang Filipino-Spanish na ama ng kanyang nag-iisang anak. Taong 2013 na magbalik siya ng bansa kasama ang anak kung saan ay ipinagpatuloy niya ang naiwang karera sa showbiz. Ibinunyag ni Tina na 4 taong gulang pa lamang ang kanyang anak nang maghiwalay na sila ng ama nito. Pansamantala man siyang nawala sa industriya ay umaabante naman ang kanyang karera. At patuloy na napapanood si Tina sa iba't ibang proyekto sa TV at naipapamalas pa rin niya ang husay sa pag-awit. Katunayan noong 2017, nagkaroon ng reunion concert ang grupo niyang The Triplets. Mid-80s nang inilunsad si Nadia Montenegro bilang isa sa mga bituin na kasali sa second batch ng Regal Babies. Kasabayan niya si Gretchen Barreto at Janice de Belen at napanood sa pelikulang 14 Going Steady. Si Nadia rin ang kinilala bilang isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz. Katunayan siyang napiling gumanap bilang si Julie Vega sa 1986 movie na The Life Story of Julie Vega sa edad na 16 years old. Ngunit sa kasagsagan ng papaangat na karera noon ni Nadia ay ang maaga naman itong pagpapamilya sa piling ng dating Caloocan City Mayor na si Macario Boy Asisto, kung saan sa edad 18 ay naging ganap na siyang ina. Taong 2017 ang binawian si Boy ng buhay at naiwan sa pangangalaga ni Nadia ang 8 nilang anak, kabilang na riyan ang panganay nilang si Ina Asisto. Ganun pa man ay patuloy pa rin nararamdaman ang presensya ni Nadia sa showbiz. Nagsimula si Manilyn Reyes bilang isang child star noong 1983 at magkakasunod ang mga pelikulang ginawa niya na Tumama with Love, Daddy Knows Best at Minsan May Isang Ina, kasama ang mga bigating pangalan sa industriya. Naging certified Regal baby siya at naging matagumpay ang naging tambalan nila noon ni Jano Gibbs sa mga pelikulang Jack and Poy, Petrang Kabayo at Ang Pilyang Kuting at Stupid Cupid. Hindi na rin mabilang ang mga blockbuster movies na nagawa niya at nagkaroon pa siya ng sariling musical variety show, ang Manilyn Live. Dahil sa kanyang mga achievements, binansagan si Manilyn na the star of the new decade. Hanggang sa mapangasawa niya ang kanyang pinakahuling leading man at kasama sa Dad's Entertainment na si Aljon Jimenez. Pansamantalang iniwan noon ni Manilyn ang showbiz upang pagtuunan ng pansin ang asawa at mga anak. At kalaunan ay bumalik din siya sa pag-arte. Taong 1984 naman ang ilunsad si Gretchen Barreto bilang isa sa bagong Regal Babies at 14 Going On Steady kasama sina Janice de Belen at Nadia Montenegro. Napanood pa siya sa ilang pelikula ng Regal tulad ng Ang Mga Kwento ni Lola Basyang at Paalam Bukas Ang Kasal Ko. Hindi man pinagpatuloy ni Gretchen ang kanyang karera sa pag-arte ngayon, ay patuloy namang gumagawa ng ingay ang kanyang pangalan sa industriya at hindi siya nawala sa sirkulo nito, kung saan ay naging bukas na aklat na nga ang kanyang buhay sa publiko. Ganunpaman, kitang-kita naman ang pagiging masaya ng kanyang buhay sa piling na kanyang long-time partner, ang business tycoon na si Antonio Tony Boy Cuanco, kung saan ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng isang anak na babae. Ang Desai Beauty na si Jackie Lo Blanco ay naging bahagi din ng Regal Babies at nagpahanggang ngayon ay patuloy pa rin na pag-arangkada ng kanyang karera. Huli siyang napanood sa programang Startup PH ng GMA. Kung usapin tungkol sa buhay pag-ibig naman ng aktres, ay nauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila ng mister na si Ricky Davao. Ngunit napanatili naman nila ang kanilang magandang relasyon at co-parenting sa kanilang tatlong anak.
Mula sa pagiging child star ay muli namang inilunsad ang diamond star na si Maricel Soriano at ipinakilala sa publiko bilang isa sa original na Regal Baby ng Regal Films taong 1980 sa edad na 16 na taong gulang. Noong 13 years old pa lang pala siya ay inalok na sa kanya ang iconic Regal Films movie na 14 na binagbidahan noon ni Dina Bonnevie, pero hindi niya raw ito ginawa dahil hindi siya pinayagan ng tatay-tatayan niyang si Comedy King Dolphy sapagkat masyado pa raw kasi siyang bata. At ang kauna-unahan niyang proyekto sa ilalim ng Regal ay ang blockbuster movie na Underage na siyang tuluyang nagdala sa kanyang tinatamasang kasikatan magpahanggang ngayon. Saan man magpunta ay bukas si Maricel sa pagsasabing malaki ang utang na loob niya kay Mother Lily na siyang nagtiwala sa kanyang kakayahan bilang artista. Sa dami nga ng pelikulang ginawa niya sa Regal, lahat daw yon ay hindi niya makakalimutan, kabilang na nga rin ang Galawgaw, Oh My Mama, Pabling at Underage. Isa naman sa inaabangang proyekto niya ngayong taon ay ang seryeng Linlang ng ABS-CBN. Noong 1980 na maging bahagi si Snooki ng Regal Films kung saan ay lumabas siya sa kanyang kauna-unahang pelikula sa ilalim nito na Underage. Sa taglay na ganda at maamong mukha ay hindi nakapagtatakang isa siya sa kinahumalingan noon ng mga kabataan. Kinakiligan din ang tambalan niya noon sa kapwa Regal Babies sa sina Gabby Concepcion at Albert Martinez. Gaya ni Maricel ay malaki rin ang tinatanaw na utang na loob ni Snooki kay Mother Lily dahil ito ang nagtiwala sa kanyang kakayahan bilang aktres noong teenager pa lamang siya. So sa paing personal na buhay naman ay mayroong dalawang anak na babae si Snooki sa dating asawang aktor na si Ricardo Cepeda. Muli siya nagpakasal sa musikerong si Nino Mendoza ngunit nauwi rin ito sa hiwalayan. Biguman sa pag-ibig ay patuloy naman ang pamamayagpag ng kanyang showbiz career. Katunayan, kasama siya sa cast ng TV adaptation ng Underage sa GMA na nakadakdang i-airing ngayong taon. Bago pa man ang pamamayagpag ng kasalukuyang congresswoman ng 2nd District ng Cavite na si Lani Mercado sa mundo ng politika, ay una siyang sinubaybayan sa mga pelikulang kanyang ginawa. Katunayan, isa siya sa original na nilunsad na Regal Babies kasama sina Maricel at Snooki. Iniwan man ni Lani ang showbiz, ay hindi naman lihim na naging maganda ang bunga nito, pati na kanyang pagpapakasal sa aktor na si Bong Revilla at biniyayaan sila ng 7 anak. Sino ba naman ang makakalimot sa child star na minahal at nag-iwan ng marka sa puso ng bawat Pinoy? Sumikat si Julie Vega sa pelikulang Mga Mata ni Angelita noong 1978. Noong magdadalaga ay pumirma siya ng kontrata sa Regal Films kung saan siya ay napabilang sa tinatawag ng Regal na Cry Babies kasama sila Janice, Maricel at Snooki. Nakagawa si Julie ng 6 na pelikula sa ilalim ng Regal. Ngunit sa gitna ng pamamayagpag ng karera ni Julie ay ikinalungkot ng lahat ang biglaang pagpanaw nito. Binawian siya ng buhay noong May 6, 1985, ilang araw bago sumapit ang kanyang 17th birthday. At kahit ilang dekada na nakalilipas, ginugunita pa rin ng loyal fans ni Julie ang kanyang death anniversary. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!